sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nagpatas na tumingin at uminap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong araw ng Lunes po ay magbibigay daan tayo sa dakilang kapistahan ni San Jose. Kabiyak ng puso ng ating mahal na ina, tumayong ama ng ating poong Jesus Nazareno. No, dapat po ay sa 19 ito ng Marso, subalit kahapon ay Linggo ng Kwaresma. No, at bahagi po ng ating mga pamantayan sa simbahan na kung tumatapat sa Linggo ang isang piyesta, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma, inililipat ito sa susunod na Lunes. Kaya naman sa kapistahang ito, pagninilayan natin ang katapatan ng ating mahal na San Jose, na sana kagaya ng kanyang pakikinig at pagiging tapat sa ating Panginoon ay maging matapat at bukas din tayo sa kalooban niya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal
Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hiram. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan.
ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang Poong mahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan. Sa templo ng Poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa inyo. At kung nasaan man kayo, binabati po namin kayo ng isang maligayang kapistahan ni San Jose. May mahalagang posisyon sa simbahan, no, ang simpleng karpinterong ito. Dahil sa dalawang bagay. Una, bilang asawa ng ating mahal na ina. At ikalawa, bilang nagtayong o tumayong ama ng ating Poong Jesus Nazareno simula pa sa kanyang nung simula pa nung ipinaglihi siya
sa sinapupunan ng mahal na ina hanggang sa kanyang paglaki. No? Hindi na nga lang natin nasaksihan si San Jose sa pagtanda ng ating pong Isus Nazareno dahil pinaniniwalaan na bago pa man dumating ng 30 taon, ang ating pong Isus Nazareno ay sumakabilang buhay na ang kanyang tumayong ama. No? At yung buhay po ni San Jose ay magandang pagninilay sa atin. Magandang pagkakataon upang tanungin, sinusunod ba natin ang kalooban ng ating Panginoon? Sa atin pong mabuting balita, no, dalawa po yung maaaring mabuting balita ngayon. No? Dalawa sa tatlong pagkakataon na nakita kung paano naging mahalaga si San Jose sa kwento ng ating pong Jesus Nazareno. No? Sa ating mabuting balita, nakita natin na sa panahong nalalagay sa kalituhan at sa kapahamakan ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Pinaglihi si ang ating puon ng ating mahal na ina, no? At syempre, ikakasal pa lang silang dalawa noon. Ayon sa batas ng mga Hudyo, kapag ang isang babae ay natagpo ang nagdadalang tao nang hindi pa ikinakasal, maaaring isang iskandalo yun. Dahil masususpetsahan na ang babae ay nangalumya. No? Bakit nga naman siya magkakaanak nang hindi pa siya ikinakasal? At maaaring dahil dito, harapin niya ang kaparusahan ng kamatayan, no? Dahil sa pangangalumya o dahil pinagsususpetsahang siya ay nangalumya. Iniisip ni San Jose na iwasan ito. No? Hindi para isalba yung kanyang sarili, pero kapag siya ay umalis, kapag iniwan niya si Maria at ang ating pong Jesus Nazareno, hindi daranasin ng mahal na ina ang kaparusahang iyon. No? Ayon sa batas ng mga Hudyo. Subalit, sa gitna ng kanyang pag-iisip, sa gitna ng kaguluhan, sa kanyang kalooban na hindi man lamang siguro natin narinig. Subalit, alam natin, maipipinta natin yun. No? May isip natin yun kasi syempre, buhay ang nakasalalay. Kaya kinakailangan niyang pag-isipan ng mabuti kung paano niya gagawin ito. Sa gitna ng kanyang maaaring magulo at di mahimbing na pagtulog, nagpakita ang isang anghel na ipinarating ang mensahe ng Diyos sa kanya, no? Na huwag siyang mabahala at matakot. Dahil ang Diyos ang mismong pumili sa kanyang misyon. Dahil ang Diyos ay inilagay siya sa isang sitwasyong magiging mahalaga siya. Kaya ang utos ng anghel, tuluyang pakasalan si Maria, akuin ang bata at maging ama ng batang ito. No? Sa kabila ng takot, sa kabila ng pangamba, sa kabila ng katotohanan ng may desisyon na siya sa buhay, pinakinggan niya ang Diyos. No? Makikita rin natin ang kalinga ni San Jose sa mga sa susunod na dalawa pang kwento, no? Nung pagkatapos mapanganak ang poong Jesus Nazareno, sinabihan siya sa kabila ng takot na maaaring hanapin sila ni Herodes, lumayas muna kayo sa Ehipto at bumalik na lamang matapos ang mahabang panahon. Makikita rin ang pagiging ama ni Jose, no? Doon sa isa pang mabuting balita ngayon, no? Kung saan nawala si Jesus sa Jerusalem, hinanap nila pagkatapos ng tatlong araw ay nasa templo. At kung titignan po natin, ang lahat ng ito ay tanda
ng kanyang katapatan sa Diyos. Sa mga kwentong ito, ni isang salita, walang naalala ang mga nagsulat ng mabuting balita. Maaring bahagi na lamang ng kwento sa kanila ng ating pong Jesus Nazareno o ng ating mahal na ina. Pero ang nanatili sa buhay ng mga tagasunod ng ating pong Jesus Nazareno sa ating simbahan ngayon ay ang katapatan at katapangan ni San Jose na sundin ang kalooban ng Diyos. At maaari pong napapasok tayo sa ganitong mga sitwasyon. Yung hamon na magpakabuti, kahit alam nating huhusgahan tayo, minsan yung komportable na tayo sa kung ano tayo, yung trabaho natin, yung buhay natin, yung mga minamahal natin sa buhay. Pero para bang tinutulak pa tayo ng Diyos na hindi pa yan ang buhay mo. May higit pa akong nakalaan sa iyo. Kailangan lang ng konting sakripisyo, kailangan ng pasensya. Minsan dadaan tayo sa mga puntong may mga pagbabago sa atin, sa ating buhay. No? Baka kailangan lumipat ng titirhan, kailangan magkaroon ng bagong trabaho, kailangan ng bagong uri ng pamumuhay. Mga bagay na alam natin kapag pinuntahan natin, walang kasiguraduhan. Maaring may takot, maaring may pangamba. Pero kung pinagdasalan naman natin at malinaw sa atin na ito ay kalooban ng Diyos, na gusto rin ito ng Diyos para sa atin, marahil kumakatok na rin sa ating mga puso't isipan ang mga salita ng anghel ngayon na salita rin ng Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Dahil may nakalaan ako para sa iyo. Pag sumikapan mo lang, bigyan mo ng pagkakataon. Lagyan mo rin ng sakripisyo. At huwag kang mag-alala sapagkat kasama kita, sapagkat dadamayan kita sa mga ito. Naway, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, makita po natin ang halimbawa ni San Jose na sa kabila ng takot, pangamba, sa kabila ng mga maaaring pagbabago sa buhay, malinaw sa kanya na ang nararapat lamang ay sundin ang kalooban ng Diyos. At hingin din po natin na katulad ni San Jose, tayo'y magkaroon ng katapangan, ng katapatan at ng lakas ng loob na sundin ang kalooban ng Diyos, na sundan kung saan niya tayo nais tumungo sa ating buhay. Mahal na San Jose, turuan mo po kaming maging matapat at matatag at malakas ang loob. Ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipo ng Diyos na tinatawag na maging matapat sa Kanya, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga ng may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na sa kanilang mga araw-araw na hinaharap na hamon ay nananatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin namang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin
ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose'ng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Jomelo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banan na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isupo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo na nanalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Angkayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong ipinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan.
Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.